dyan, lapit na kayo. Minsan lang to. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay ating matutunghayan ang isang pambili ng kwento ng sipag, tsaka at pananampalataya. Ang kwento na isang anak na hindi huminto sa paghanap ng kanyang kapalan. Upang mga tulong sa magulang at pamilya na kahit pag-aaral ay sinatabi muna sa kagustuhang mga tulong. Niminsan sa panaginip ay hindi niya akalain na matutupan sa mabilis na panahon. Ito ang kwento ng ating Vita sa Esensa. Basahin natin ang kanyang hihi. Dear Ate Charot, nais ko po sana hilingin na inyong panatilihin ang hihi ng aking pangalan. Itago mo na lang ang aking pagkatao sa ngalan na Michelle Guzman. Nung high school ako,
marami na ako ng subukan. High school pa lang ako, gumagawa ako ng projects ng mga classmates ko. Para may pambaon ako. Yung test namin, sabi ko, makakopihin ko sila, pero isi-share nila yung baon nila sa akin kasi na-experience ko walang kahit pag bumabas ko school. Naranasan kong maglakad from school hanggang bahay namin, ilang kilometro yon kasi nga wala kaming pera. Then, nung high school ako, namulat na ako na sabi ko, alam ko sa sarili ko hindi ako makakapag-college. Kasi high school pa lang ako, hirap na hirap na yung buhay namin. Actually, hindi ko pa nga po nakukuha yung diploma ko ng high school kasi may utang pa ako sa school ko ng 11,000. Almost 30,000 yung tuition fee ko nung high school ako. So may utang pa ako, hindi ko pa nakukuha yung diploma ko hanggang ngayon. Kasi sabi ko sa sarili ko, hindi naman kailangan ng diploma eh. Hindi kailangan ng edukasyon para marating mo yung buhay na gusto mo, yung pangarap na gusto mong makuha. Kasi hindi ako, hindi ako naiingit sa mga classmates ko na nakapag-college, na nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi natutunan ko sa tita ko na kailangan mo ng diskarte sa buhay. Hindi mo kailangan makapagtapos ng aral, hindi mo kailangan ng degree, hindi mo kailangan maging matalino para matubad yung pangarap mo. So, pagtapos ko ng high school, nag-start na po akong magtrabaho. Nagtrabaho ako, 17 years old pa lang ako. Pinasok ako ng tita ko dun sa grocery dun malapit sa akin. Ang sahod ko noon, 100 pesos. 12 hours po akong nagtatrabaho dun. So, 100 pesos yung sahod ko. Sabi ko, mag-iipon ako para matulungan ko yung kapatid ko sa pag-aaral. Kasi magkano lang naman po yung sahod ng mama ko sa nananahe. So, noong 100 pesos na yun, sinagawa ko siyang trabahuhin. Then, nung nag-18 po ako, yung makilala ko pong barangay chairman sa amin, pinasok na ako sa isang store po, taga-Bantay. Ang sahod ko po ng 250, 12 hours pa rin po ako nagtatrabaho. Sabi ko, kailangan kong tumulong sa mother ko, kailangan kong tumulong para makapagtapos yung kapatid ko. Kahit yung kapatid ko lang yung makapagtapos ng pag-aaral, okay na sa akin yun. Kasi big achievements para sa isang magulang na makapagtapos yung anak niya ng pag-aaral. Pero syempre ako, hindi po ako nag-college. So sabi ko, pagsusumikapan namin ni mama ko na pagtapos yung kapatid ko. Kasi sabi ko, magtatrabaho na lang ako. Then yung kapatid ko yung magtatapos ng pag-aaral ko. 17 pa lang ako, nag-start na ako magtrabaho. Kasi yung mother ko, konti-konti lang yung perang pinikita namin. Yung bahay namin, sinubukan namin makupahan. Yung bahay namin, pag umuulan sa labas, umuulan din po sa loob. Yung mga gamit namin, halos sira-sira na yung naranasan po namin na hindi kumain sa isang buong araw. Halos 1 week po kami walang makain nun. Humingi po ako ng tulong sa mga tita ko. Sa kabaitan ng mga tita ko, natulungan naman po ako. 18 years old po ako, pumasok na po ako sa Patis Boy Palilaw. Waitress po ako noon. And pinayagan po ako ng manager na kahit high school lang pinatapos ko, pinapasok na po ako sa trabaho. So, doon po nag-start na yung mindset ko na siguro employee na lang yung or kailangan ko lang talagang magtrabaho. Wala nang magiging asenso yung buhay namin. Nag-start ako ng Padis year 2013 po yata yun, 2013. Then nag-resign, na-end of contract ako January 2015. Yung mga nasa unahan, okay na sila. How about the ano, sa lingunan? Take a picture? Sayang ko. What's the lifetime it is? Want to watch the look? Isa lang. Beer operator. Sana makuha na ang video ng ating bida.